ito yung tamang paglilinis ng plastisol ink pagkatapos mong mag-print. Unang gagawin mo, kukuha ka ng kerosene or gas, then tustutin mo ng basang-basahan ng gas yung screen para malusaw yung plastisol ink. Pagkatapos mo na ito na malinisan, kasunod na yung magpupunas ng basahang tuyo. Ayan. Pagkatapos mapunasan yan, pupunta na tayo sa pagre-reclaim. So isusunod natin kung paano tayo magbubura ng Dayasu Emulsion, yung brand ko na Dayasu Emulsion, kung paano natin siya burahin. Una mong gagawin bago mag-reclaim, sabunin muna. Sabunin ang screen, gamit ang basahan, para matanggal yung mga natin sirang chemicals ng gas at ink. Tapos malinisan. Practical. Ready na yan para i-reclaim yung emulsion, yung stencil. Ito yung dalawang klase ng ginagamit ko na pang-reclaim. Itong isa, ordinary powder stripper na nilusaw natin, yung 10 grams, nilusaw sa 1 liter na tubig. Actually, mas marami pa nga sa 1 liter yung 1.5 yan. Tubig ko. Oh, umabot siya ng 1.5. Ito naman yung sariling formula ko. So makikita natin yung pagkakaiba ng epekto nila pagdating sa emulsion. Ito yung sarili kong formula. So matagal ko nang ginagamit, puno rin ito, ngayon po konti na. So siguro baka mga mayroong 30 screen na yung na-reclaim nito. Tanggalin yung tape bago mag-reclaim. Then ngayon, gamitin natin yung ordinary stripper. Puspos lang natin yan. Habang kinukuskus ko yan, nakikita nyo nababago yung kulay. Naglalight siya. Ibig sabihin lang nun, nagre-react yung stripper natin na ginagamit. Ayan, oh. Oh. Nababago na yung kulay niya. So, naiwanan lang yung part ng may tape kasi hindi agad natanggal. Nahuli siya. Ngayon, kabila naman. Ito lang yung ginagamit ko. So mapansin nyo yung mga dark color niya, naglalight din. Ayan, oh. Ibig sabihin, nagre-react yung ating emulsion remover. Then ito, pwede na itong sprayan ng tubig. Gamit yung pressure washer, malambot na yan. Ito naman yung gagamitin natin.
Ganun din proseso, papahid mo rin siya, sarap likod. Ayan yung pagkakaiba. Lalo. Ito, makikita mo ang pagkakaiba kesa dun sa mga ordinary stripper. Pero parehas lang silang effective. Ito nga lang sariling formula, mas nalulusaw niya yung emulsion. Ayan o, oh. Kinukuskus mo pa lang, nabubutas na. So, ibig sabihin, kahit hindi masyadong malakas ang iyong pressure ng tubig, pwede kang mag-reclaim gamit yung aking sariling formula. Oh, ayan, butas na yan, oh. Hindi kagaya kanina, kailangan mo pang sprayin bago tumalsik yung emulsion. Ito, nalulusaw na niya. Pero hindi pa rin niya kayang tanggalin yung mga ghost ink, yung mga ghost paint niya. Ayan, oh, gamit lang yung sponge, lusaw na siya. Oh. Kahit wala kang pressurized washer, pwede kang mag-reclaim gamit yung aking formula. Pero ang emulsion ho nito is Daiso, pero yung brand ko na Daiso. Ayan o. Oh. Finish na siya. Buhusan lang natin ng tubig. Okay. Amazing. Makikita mo yung pagkakaiba nila. So pwede kang mag-reclaim kahit wala kang ganun kalakas na pressure ng tubig. Pero the best pa rin yung may pressurized washer ka. Okay. Ito, yung mga ghost ink na yan, yung mga ghost paint na yan, meron na tayong video nung nakaraan. Ang gagamitin naman natin is yung sa Easyway 701N. Yun lang yung tanging paraan na nakita ko para mabilis niyang matanggal yung mga ghost ink, yung mga naiwan. Okay, salamat. Sana may natutunan kayo.